Sinampahan na ng kasong murder ang mag-asawang pulis na pumatay at nang chop-chop sa kanilang kabaro sa kaibinoon sa Baguio City. Saksi, si Emilio Sumangyo. Dito muna inilagak sa kapilya ng QCPD headquarters ang labi ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis bago ilipat sa Puerto Princesa, Palawan bukas kung saan siya naka-assign. Si De Asis ang pulis na pinatay at saka chinap-chop ang mga bahagi ng katawan bago natagpo ang nakasako sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City nitong Huwebes. Kabaro ng biktima ang mga suspect sa krimen. Isang police lieutenant colonel at kanyang misis na may ranggong executive master sergeant. Kapwa naka-assign dito sa Metro Manila ang mga suspect at nitong weekend, sinampahan na sila ng kasong murder. Tinitingnan pa rin natin motibo naman dito is yung crime of passion kasi may sinasabi nga na may love triangle dun sa ating dalawang suspect at yung ating victim. Ayon sa SPD, batay sa inihaing extrajudicial confession ng Police Lieutenant Colonel, naaktuhan niya ang kanyang misis kasama ang biktima. Based dun sa naging statement ng ating lalaking suspect, nabaril niya yung ating victim. Matapos niyang mabaril, is kumuha siya ng, nagpakuha siya ng hakso dun sa kanyang asawa. At pagkatapos ay dinismember yung ating victim at inilagay sa sako. At mula raw sa kanyang quarter sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Dinala daw po yung remains ng ating victim sa Baguio kung saan niya inilibing doon sa lote, doon sa kanilang ancestral house. Dito nahukay ang pirapirasong labi ng biktima na nakasilid kasama ang ilang pang ebidensya. Gaya ng dalawang sako ng bigas, dalawang t-shirt at isang sangkalan. Pero sa post sa social media ng nagpapakilalang anak ng biktima na isa ring opisyal ng PNP, binigyan din niyang naniniwala silang pinagplanuhan ng mag-asawang suspect ang krimen. Walang nabanggit ang ating suspect dun sa kanyang statement na pinagplanuhan kasi sinabi nga niya na aktuhan niya yung ating victim at saka yung kanyang asawa pagdating niya ng bahay. Sa ngayon po kasi nagdidepende lang kami talaga dun sa naging extrajudicial confession nung ating lalaking suspect. So kung ano man po yung mga nalalaman pa nung anak nung victim, is pwede po siyang pumunta dun sa Taguig City Police Station para makapagbigay po ng kanyang statement. Nakiusap sa GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na hindi muna sila magsasalita sa panahong ito. Ito naman po ay isolated event. Wala pong pwedeng maging reason para pag-isipan nila ng hindi maganda ang organization or ang PNP. Ito po ay personal po. Personal na nangyari sa tatlong tao. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi.